Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 4, 2023. Ang pag-uusapan po natin, ito pong katunayan na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at bansang Estados Unidos ay napakahalaga po sa kasalukuyan. Sapagkat hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang dinanas po nitong mga nakaraang araw ng kababayan po natin, particular dyan po sa Northern Philippines, ay hindi po maganda. Dalawang bagyo po ang nanalasa dito po sa Pilipinas. In particular, itong si Bagyong Egay. Una nga po, super typhoon po ito. At salamat sa Diyos, ito pong si Bagyong Falcon hindi po direktang tumama sa ating mga kababayan dito po sa Northern Luzon. Ganun pa man, dahil nga po sa napakalakas po ng hila nito sa hanging habagat, ito po yung nagdulot ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang panig po ng Central Luzon at Kamaynilaan, kasama na rin po ang Bicol Region. Ang huling balita po na nakalap natin dito po sa dulot ng bagyong si Egay at saka si Falcon, nakalulungkot sapagkat umabot na po sa 29 na katao ang pumanaw dahil po sa mga bagyong ito. Basahin po natin ang balita kaugnay po ng pinag-uusapan natin na yan. Ito pong mula sa GMA News Online, nakalagay po dito reported death toll due to Egay, Falcon, Habagat Now at 29. Ayon po iyan sa National Disaster Risk and Reduction Management Council. The reported deaths due to the effects of Southwest Monsoon or Habagat, which was enhanced by tropical cyclones Egay and Falcon, has climbed. Tumaas na po ito. Umabot na sa 29 na katao. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan po ay kanilang ipinahayag ngayon pong Biyernes. Sabi pa po dito sa balita, in its latest report, the NDRRMC said these fatalities were reported in Ilocos, Western Visayas pa, kasama pa pati Davao and Cordillera Administrative Region. Akala ko dito lamang sa northern part ng Pilipinas, pero umabot pa sa Visayas at Mindanao. Of the total reported fatalities, only 2 have been confirmed, while the remaining 27 are still for validation, according to the NDRRMC. 11 people are still missing, it added. O, lilinawin natin ha, kasi sa headline, syempre, 29 ang sinasabing biktima po ng bagyong Egay at Falcon. Pero sa paglilinaw po dito sa balita, for further validation pa itong 27 di umano'y fatalities. Sana sa validations na yan, wala nang 27 patay, kung hindi dalawa na lamang. At sana matagpuan po kung nasaan po ito pong 27 sinasabi na di umano'y patay na. Yung 11 naman ay patuloy pong nawawala. The reported injured individuals due to the effects of inclement weather also rose from 140, ngayon po ay 165 na. Sabi pa po dito, sino-sino ba yung mga naapektuhang mga kababayan po nating Pilipino? Ang total number of affected na mga kababayan po natin ay umabot na po sa 3,028,040 individuals or 805,621 families mula po sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Soccsargent, Bangsamoro, Cordillera, and Metro Manila. Of the affected population, a total of 57,226 people or 15,473 families are staying. Sila po ay nasa evacuation centers, ano, sa 648 evacuation centers. Ngayon naninirahan ang mga individual po na ito. Nakalulungkot sapagkat alam naman natin ang buhay sa mga evacuation center, napakahirap. While 229,831 individuals or 57,000 families were taking shelter in other places. A total of 56,694 houses were damaged by the inclement weather. 54,406 partially and 2,200
288 totally. Damage worth. Ito na, napakalaking halaga po ng pera ang dinulot po na pinsala nitong si Bagyong Egay at Falcon. 3,631,012,164 pesos was reported for infrastructure and 1,938,835 for agriculture. The cost of other damaged assets was 9,977,216. The National Irrigation Administration also reported 11,431,000 worth of damage. O, ang mga nakadeklara na po under state of calamity ay 232 cities and municipalities due to the impact of habagat. Sa Ilocos Norte, 23 cities and municipalities. Ilocos Sur, 34. Cagayan, 29. Bulacan, 24. Pampanga, 21. Bataan, 12. Cavite, 23. Abra, 27. Apayao, 7. Mountain Province, 10. Benguet, 14. Luna and Bangar in La Union, 2. Dagupan, Mga Tarem and Santa Barbara in Pangasinan, 3. Camiling, Interlac, 1. Sablayan and Santa Cruz in Occidental, Mindoro, 2. Ngayon, yan po yung pinsala na dulot po ng bagyong si Egay at saka si Falcon. Dito ngayon papasok yung kahalagahan po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan po ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas. Kasi katakot-takot na criticism ang inabot po ng agreement na yan. Lalong-lalo na nang pumayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ito pa ay palawigin pa. Sinasabi nila at katakot-takot na paninira na ito daw po ay hindi makakapagdulot ng maganda sa ating bansa at iuudyok lamang daw po ang Pilipinas nito sa isang gera kung saan tayo po ay matatalo. Wala pong katotohanan ang mga ganong sapantaha. Ang makatotohanan po ngayon, ang EDCA, ang isa sa mga armed ng ating gobyerno ngayon, arms ng ating gobyerno ngayon na talagang nagbibigay po ng tulong para po sa mga apektadong individual dulot po ng bagyong si Falcon at saka si Egay. Ayon po, dito sa balita na atin pong panoonorin, nakapagbigay nga po ng tulong ito pong EDCA sa mga kababayan po natin, partikular diyan po sa Cagayan, sa Northern Philippines. Ang problema lamang, limitado ang naging operations ng EDCA sapagkat marami po kasing mga air assets ng ating gobyerno, pati ng Estados Unidos, ang hindi po makapag-operate sa area sa kadahilanan na yung base po natin doon na hindi sapat para po paglagakan o magkaroon ng operation itong mga air assets na ito mula po sa ating armed forces at saka sa Estados Unidos. Pakinggan po natin ang balita na may kaugnayan po diyan sa EDCA. Pinamamadali na ng pamahalaan ang pagbuo ng mga pasilidad sa bagong EDCA site sa Lalo Airport sa Cagayan. Layo nitong mapadali ang relief operations sa panahon ng kalamidad. Si Bea Bernardo sa detalye. Rise and shine, Bea. Nagtulungan ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos para isakay ang nasa 1,000 food pack sa mga air assets gamit ang V-22 Osprey at CH-53C Stallion ng US at Black Hawk ng Pilipinas. Dadalhin ang mga food pack sa mga residente ng Fuga at Calayan Island na naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay. Oy, mga kritiko ng EDCA, hindi nyo ba nakikita ngayon yan? Lalong-lalo na itong si Malutikiya. Baka sabihin mo, nasaan na naman ang EDCA? Yan o, ibinabalita na hindi lamang ng PTV4 kung hindi ng mainstream media na operational ang EDCA at ngayon tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Mga sundalo ng Estados Unidos, air assets nila, mga sundalo ng Pilipinas, yung air assets po natin, nag-uugnayan sa isa't isa para po makapagdala ng tulong diyan po, partikular sa Cagayan na ang gobernador ay tahasang tumutuligsa sa EDCA.
Ngunit ang nagdeklara ng state of calamity ang ilang lugar sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng sama ng panahon. Ginawa ang joint relief operation ng dalawang bansa sa Laulu Airport sa Cagayan. Isa ito sa apat na bagong EDCA site sa Pilipinas. Personal na sinaksihan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Prellner ang operasyon. Ayon sa Alam niyo mga tol, kung tayo lang sana supportive sa mga undertaking na ginagawa ng ating gobyerno, mas mapapabilis ang pagtatalaga ng mga EDCA sites na ito sa iba't ibang panig po ng bansa, yung apat na additional. Kasi meron na tayong unang limang operational na EDCA. Tapos merong additional na 4 EDCA sites pero hindi pa siya ganoon fully operational. Buti na lamang kahit paano dito sa bahagi ng Cagayan, nagagamit ngayon at nakakatulong ngayon dito sa paghahatid ng relief operations ng ating mga kasundaluhan at sundalong Amerikano para po kahit paano makatugon doon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan, partikular dyan po sa Cagayan. Lihim, dapat madaliin na ang paggawa ng mga pasilidad sa mga EDCA sites matapos makita ang operational limitation ng lugar. Kailangan mapabilis namin ang paggawa nitong Philippine base na to with EDCA facilities upang sa ganun makapreposition tayo ngayon ng equipment, air assets, hindi lamang ng Philippine Air Force kundi pati United States Air Force. Gate pa ng kalihim, hindi makapag-preposition ng mga air assets at mga relief items sa naturang lugar dahil walang pasilidad na magpoprotekta dito. Kaya mga kritiko, naiisip nyo ba itong nangyayari ngayon sa mga kababayan po natin? Kung kayo hindi nakikriticize ng negatibo at walang kakwenta-kwenta, okay lang naman ang constructive criticism eh. Pero ang ginagawa kasing pag-criticize ng mga ayaw sa EDCA, nilalaso nila ang isipan ng publiko na ito daw po ay magdudulot ng gyera sa pagitan po ng Estados Unidos at saka ng China. At madadamay daw po ang Pilipinas. O kaya naman, kapag giniyera ng China ang Taiwan, madadamay po ang Pilipinas. Napakalayo ng mga pag-iisip at saka napaka mga negatibo. Dapat tingnan nyo muna kung ano yung dulot na maganda nitong EDCA. Saka, alam nyo, ilang beses nang ipinaliwanag sa atin ito ng gobyerno. Tayo, merong obligation sa Estados Unidos na suportahan ang bansa nila in the event na magkaroon ng armed attack sa kanilang bansa at vice versa sa ating bansa. Yan po ay nakaayon sa Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kaya kahit sabihin ninyong walang EDCA, kapag ka umatake ang China sa Estados Unidos, tayo po ay kailangang maghandog ng tulong. At ganun din naman, kung tayo ay atakihin ng China, obligated din ang Estados Unidos sa tulungan tayo. Pero ang pinag-uusapan po doon, armed attack mula po sa bansa na aatake sa atin o sa Estados Unidos. Hindi po tayo ang aatake. Kasi kung tayo ang aatake o ang Estados Unidos, walang obligations ang bawat bansa na tulungan ng isa't isa. Ngayon, pinalakas pa yan ng Visiting Forces Agreement at ngayon, pinalakas pa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilalayon po na ang ating seguridad ay maproteksyonan partikular sa mga foreign threats at kasama na rin po dyan yung pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino during onslaught or after ng mga natural calamities. Katulad po nitong bagyong Egay at saka bagyong Falcon. Isang patunay na ang EDCA, we could say na indispensable ito ngayon para po sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi kung wala ang EDCA, perhaps mas marami pa ang malalagay sa alanganin yung kanilang mga pangangailangan, paano maipapahatid dyan sa mga kababayan po natin. Kayong mga taga-Cagayan, sana maiparating nyo yan sa inyong mga kababayan o sa inyong gobernador kung ano ngayon ang nagagawa ng EDCA dyan po sa inyong probinsya. Tingnan nyo, yung binubuhat nyo palagi na bansang China, nasaan? Meron ba tayong nadidinig na balita na sila ay aktibo na nagbibigay ng relief operations
sa ating mga kababayan diyan po sa partikular na lugar ninyo sa Cagayan. Ewan ko kung meron akong na-miss na balita, pero so far ang nakikita kong balita, ang mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo sa pamamagitan ng EDCA ang nagpaparating ng tulong diyan po sa Cagayan, kasama na rin po ng ibang mga ahensya ng ating gobyerno, partikular ang Department of Social Welfare and Development. Kaya sana, konting support naman para sa gobyerno. Sinisikap ng Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Kayo, puro negatibo ang iniisip ninyo. Sa balita din na nakalap natin kanina, napakagandang balita. Kasi bakit? Ang porsyento ng inflation last month ay 5.4. At ngayong buwan po na ito, bumaba na po ito sa 4.7%. Ano, sa buwan po ng Hunyo, rather. Ano ang ibig sabihin nito? Lumalakas po ang ekonomiya ng bansa. Pangalawa, tumatatag po ang presyo ng mga bilihin na wag nang tumaas. Pagka mababa ang presyo ng mga bilihin ay na-maintain na sa ganyang halaga, mas magiging maginawa ito para kahit paano sa ating mga kababayang Pilipino. Although, hindi naman immediate ang effect niyan. Kasi ang mga kritiko, ang ginagawa po nila, sasabihin ninyo 4.7% na lamang ang inflation rate. Pero nasaan ang murang halaga ng mga bilihin? Eh huwag tayong ganon, mga pilosopo pala kayo eh. Hindi ganon automatiko na porkit mababa na ang inflation rate, automatic yung makikita po natin sa mga merkado ay mabababang presyo ng bilihin. Maraming factors dyan na involved. Ang isa sa mga hindi magandang factors involved, yung mga mapagsamantalang mga negosyante na sa kabila ng dapat ganito na lamang ang presyo ng kanilang mga paninda sa pamilihan, eh hindi pa rin nila ibinababa dahil gusto nilang kumita ng pera. Kapwa mo Pilipino, pinapahirapan mo para ka lamang kumita ng pera, di ba? O, napakasamang mga kaisipan pero still namamayani sa ilang mga Pilipino. Pero ako naniniwala ko na mas marami pong mga Pilipino ang mabuti. Mas marami ang mga Pilipino na naghahangad po ng ikabubuti para sa kanyang kapwa at sa bansa po natin. Ngayon, merong issue na kinakaharap ang mundo. Ito ang desisyon ng India na huwag nang mag-export ng bigas. Ano ang epekto nito? Eh kapag ka hindi na po nag-export ng bigas ang India, ang mangyayari po din nito, magtataas ang demand o yung pangangailangan po sa bigas ng mga bansa kasama na po dyan ang Pilipinas. Kapag ka mataas ang demand, kaunti ang supply, mataas ang presyo ng partikular na produkto, ang pinag-uusapan po bigas. Isisisin nyo na naman yan sa kasalukuyang gobyerno. Isip-isip muna, pakinggan po natin kung ano po ang mga maaaring maging consequence niyan, effects, at ano ba yung mga kadahilanan bakit po ang India ay nag-decide, sinambit na po ito ng ating mahal na Pangulo sa nakalipas na mga araw, na ang India titigil po sa pag-export ng kanilang bigas. Panoorin po natin ang interview ni Dr. Batu sa Radyo Pilipinas at para mabigyan po tayo ng proper information tungkol po dyan sa nagbabadyang problema hindi lamang sa Pilipinas kundi po sa buong mundo. At minarapat po natin mga kapanayam ang isang ating kilala, lagi nating suki dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Yan, walang iba kundi ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Magandang umaga po from the Philippines sa Dr. Batu. Magandang umaga at happy Friday sa iyo, Ray, at magandang umaga at happy Friday din sa mga taga-subaybay sa programang Bangon Bayang Mahal. Alright, maraming salamat po. As usual, Dr. Batu, gusto lang naman po namin makuha ang reaction nyo. Unang-una, yung ginawang desisyon ng bansang India at nabanggit din naman ito ng Pangulo. Ito pinapaunahan na natin ang mga kababayan po natin sa mga darating na panahon. Maaaring ang presyo ng bigas, magkahirapan na naman. Kasi napakalaking epekto sa buong mundo ang desisyon po ng ito ng India na itigil po ang pag-export o pagbebenta ng bigas sa ibang mga bansa.
tayo po ay kumukuha, umaangkat din ng bigas dyan po sa India. Ibig sabihin, wala na po tayong maangkat sa kanila, kaya lilipat po tayo maaari sa ibang bansa. At kapag ka mataas ang demand, syempre ang supply, iko-control ng mga exporter na ito at maaaring tumaas po ang presyo ng mga bigas. Kaya dito, papasok ngayon ang dapat pagkakaisa ng bawat Pilipino eh, na dapat suportahan po natin ang ating gobyerno, particular ang nilalayon po ng ating Pangulo diyan po sa Department of Agriculture, na palakasin po ang ahensya na ito, pagyamanin ang agrikultura ng ating bansa, nang sa ganon, maging self-sufficient po tayo sa pangangailangan po natin sa pagkain. Na kung darating ang panahon, eh hindi na po tayo aasa pa sa pag-aangkat. Pero sa ngayon, kailangan. Sinambit na po ng ating mahal na Pangulo ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultura dahil kapos pa rin po tayo sa supply. Lalong-lalo na nangyari po ito pong pagdaan ng mga bagyong si Egay at saka si Falcon. Long Marcos Jr., na parang ililimit na nila yung pag export ng kanilang bigas, kung di man ililimit, eh, baka tuluyan ng ihinto. At isa yan sa naging topic nung press briefing kasama yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa pangunan ng Pangulo. At makaka-apekto rin ito, baka maka-apekto sa hindi lang sa Pilipinas, kundi globally. Ano pong reaction nyo dyan bilang ika nga po, economist? Kasi Ray, ano, ang India is responsible for 40% ng global supply ng non-basmati rice. Kasi grabe, no? 40% ng global supply. Tapos sa isang iglap, wala nang magsusupply ng 40%. Patay tayo dito. Pero tingnan natin kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kapitbisig dapat tayo rito, no? Ito po ay seryosong usapin na nangangailangan sana ng pagkakaisa sa bawat Pilipino. Eh, dudan to, kung itong mga kritiko ni PBBM, i-utilize pa nila ito para po pabagsakin ang imahe ng Marcos administrations. Nakikita-kita na po natin yan. Gagamitin ng mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pangyayari na ito para pasamain, particular ang Department of Agriculture, sa hinaharap. Yung mga iba't-ibang uri ng rice varieties, ano? At yung non-basmati rice, yan yung mga rice na kinokonsume nating mga Pilipino at marami pang mga ibang mga taga-Asia, no? Mga Asian, tsaka mga bansa sa Africa, kinokonsume din yung rice na yan. No? At nangyari niyan kasi, nagkaroon ng ban ang India sa pag-i-export ng non-basmati rice. Yung mga bansa na traditional na kumukuha ng rice mula sa India, ngayon eh, naghahanap na sila ng mga ibang mapagkukunan. So pumunta sila ngayon sa mga bansang kagaya ng Vietnam at Thailand. At itong mga bansang ito yung pinagkukuhaan natin ng non-basmati rice. In fact, ang ating importation, ano, 80% ng ating rice imports. Oh, ang situations pala, ang 40% ng pangangailangan globally nang gagaling sa India, but not necessarily doon po tayo kumukuha sa India. Kumukuha tayo sa Vietnam at saka sa Thailand. Yun po yung paliwanag dito ni Dr. Batu. Ekonomista po ito eh. At dahil nga po tumigil ang India, magkakaroon tayo sa madaling salita ng mga kakumpetensya na ng mga bansa na kumukuha sa India at lilipat sa Thailand at saka sa Vietnam. In short mga tol, dadami ang demand mula po sa Thailand at Vietnam at hindi natin alam kung gaano naman karami ang supply nila. Kung sasapat ang supply, mabuti po iyan sa mundo. Paano kung hindi sumapat ang supply, magkakaroon po sigurado ng pagtaas ng presyo ng bigas mula po sa Vietnam at saka sa Thailand. Eh lang namang hindi tayo mag-import kung meron pong pagkukulang ng bigas dito po sa ating bansa, obligated na mag-import pa rin po tayo. Ang problema, hindi na po ganoon katulad ng halaga ng pagbili natin sa bigas sa mga nakalipas na mga panahon. Baka mas tumaas pa. Pag tumaas ang presyo ng importation sa mga nabanggit na bansa, ipapasa po iyan definitely sa merkado, sa mga consumer, at magmamahal ang bigas. O, ngayon pa lamang, ipaalam na po natin sa ating mga kababayan na ganito ang situations. Kasi inuulit po natin, gagamitin po iyan ng mga
oportunista sa kapangyarihan, mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno para pasamain ang imahe ng Marcos administrations. Balik tayo sa EDCA. Ang EDCA, napakahalaga. Nakikita po natin ang kahalagahan nito ngayon sa panahon po ng kalamidad, katulad po ng pananalasa nitong si Bagyong Falcon at Egay. Sa mga darating na araw, sinasabi baka apat na bagyo ang pumasok sa buwan po ng Agosto. Sigurado, magdudulot na naman iyan ng mga malawakang pag-ulan at pagbaha. Mangangailangan na naman ang ating mga kababayan ng ayuda mula sa gobyerno. At sigurado na ang EDCA ay nandiyan para tugunan kahit paano ang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino.